Our Serenity package is the perfect plan for Carl John. It offers a private spot in our walk-in mausoleum. Eileen? Thank you. Mamayan, I'm really sorry for your loss. Thank you. Yes, makikiramay kami, Congressman. Jessica, kung may kailangan ka, nandito kami para sa'yo. Thank you. Kailangan na natin ipabilis ang pag-alis natin sa Amerika. Valerie, you have to help me convince your dad. Edward shouldn't have brought that ghost into our home. He will pay for this. They will both pay for this. Okay, sweetheart. Han. Anak. Huwag mo namang sisihin si Edward. Gusto lang yung tumulong. Iniwan niya ako, Dad. He left me for that girl. Parang kayo. Remember? Kahit kailan, hindi kita iniwan. Hindi mo ako iniwan? Pero when I was in high school, di ba you sent me away to a boarding school? And now I know why. So you can have more time with your mistress and your bastard children! And now Edward is doing the same. He pushed me away dahil may kahati rin ako sa kanya. That Jane. Si Jane na naman. And you know, Dad, what makes it more painful? She's already dead! Inagawan ako ng patay! Valerie. Oh, dito sa Heaven's Gate, ibuburo lang katawan ni Carl John. Kita mo na, lahat na may accident insurance claims na may criminal record. Ay Heaven's Gate ang nag-aasikaso ng funeral at interment nila. Tama ka, Alice. Alam mo, kinuha ni Sir Marco yung policy at case ni Carl John kanina. Sabi niya siya na raw mag-aasikaso. Eh, di ba ganun din ginawa niya kay Valerio? Siya na raw bahala. Ayan, sindihan mo na, ha? Pagkaluto ng ulam, dalhan mo si Mr. Guzman, ha?
Oh! Wait. I can't see you wearing your wedding dress. The wedding might not happen. That's what Mama Diana told me. That's the pamahiin, right? Eh, kasal-kasalan lang naman to, di ba? Tsaka, gusto ko lang sukatin yung wedding dress na gawa ko. At ini-imagine yung wedding natin. You look beautiful, my love. I'm sorry if I can't give you your dream wedding. Please don't be sad. Tanggap ko na yun, love. Tsaka hindi naman ako nalulungkot dun. Si Ate Jane, sobra pa rin nakukulong sa galit. Sana matulungan natin siya tulad ng pagtulong ni Edward sa atin. I hope so too. But you know, the good thing is, Miss Jane and Edward, they have each other. Just like the two of us. And sometimes, challenges, they shouldn't bring two people apart. Instead, should bring them closer together. Gaya ng daddy mo, iniwan ko rin ang pamilya ko, ang anak ko. Noong nagsisi na ako, binalikan ko sila. Pero, dance na nila ako tinanggap. Kahit kailan, dance nila ako pinatawad. Kami ni Mama Diana. Kaya lang kami ni Mr. Guzman, hindi pa din eh. Edward, nagigilty ako. Ang sasakit kaya ng mga sinabi ko. Tapos ngayon, nagigilty ka. Pero sa ginawa mo sa daddy mo, kay Tita Susan, kay Val. Hindi ako nagigilty. Deserve nila yon. Dati ako yung tinamaan mo sa ulo. Ngayon, si Val naman. Alam mo, Jane, minsan kontrolin mo din yung sarili mo. Eh, ikaw ba ano? Pag nagagalit ka, kalmado ka lang? Ayoko yung madito. Baliw. Hindi ako baliw, ma! Hindi ako ang issue dito, Jane. Ikaw! Kaya nga, eto oh. Nag-iisip ako ng paraan. Anong plano mo? Gusto mo bumalik ako sa bahay ng daddy mo?
Karina Guzman. Singer. 1970s. Nasaan na kaya siya? O bakit? Uunahin mo pa talaga to kaysa ayusin yung problema sa daddy mo. Mas kailangan kong bumawi kay Mr. Guzman. Expect na magkakasundo kami ni Mr. Guzman. Eh, nung una ko siyang makilala, akala ko talaga masama yung ugali niya. Parang ikaw. Ako talaga? Sa bagay, ganun din naman yung naging tingin ko sa'yo dati. Pero nagbago na. Ah, mali. Akala ko nagbago na. Edward, wala akong kailangan ihingi ng tawad sa daddy ko o sa pamilya niya. Okay, okay, okay. Sigurado ka ba na tatay mo talaga si Tito Jesse? O si Mr. Guzman? Maanak ka sa kanya eh. Parang bulkan. Bigla na lang sumasabog. Pero nakita mo kung gaano ka-dedicated si Mr. Guzman sa Evergreen. Sa amin. Sa akin. Pati na nga rin sa'yo eh. Sinubukan niya akong tulungan kay Daddy. Tinulungan ka niya kay Mang Dado. Sana nga siya na lang ang tatay ko. Kasi kahit naging masama siyang ama, may konsensya. Kasi daddy wala. Saan tayo pupunta? May bisita po kayo, Lola. Huh? Edward. Babalikan ko na lang po si Lola, ha? Sino ka? Lola, ako po si Edward. Kaibigan ko yung daddy niyo. Bakit parang wala siyang naaalala? Ako bahala. Sama na ako sa'yo. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Bakit, Daddy? Masama ba ang pakiramdam mo? Magpahinga ka na lang muna. Andito lang ako sa tabi mo. I love you, Daddy.